Ayan. Ayan mga ka-wheels, shoutout nga pala kay ma'am, naibalik ko na yung kanyang ano, Rolex. Thank you, sir. Okay na, sir. Okay. Apo, salamat po, maraming salamat. Thank Pa-subscribe you. Na lang po kay sir, palakihin po natin yung channel niya. Thank wow. you. Wow. Good morning. Right, good morning. Welcome to my channel. So ngayon, babiyahin na sana ako kaso may naiwan ng pasahero kagabi. Relax ito. Yan. So dadalhin ko sa kanila. May pag-meet up ako doon sa bahay nila. So shoutout nga pala sa mga pasahero na sumasakay sa Grab. Pakiingatan naman ninyo yung mga gamit nyo. Lalo-lalo na yung mga mahalaga. Kasi mahirap na. Minsan hindi namin na-check. Biro ng booking. Kaso minsan hindi namin na-check yung ano yung likod. Tapos minsan may booking na agad tapos sasakay na. Hindi namin alam na ano na may naiwan pala. Ngayon, hindi naman sa nagbibintang minsan may pasahero na sumakay, nakita yung nalaglag yung ano, items o mga kung ano man yun, nalaglag yung gamit na mahalaga. Ay kung ang makapulot ay pasahero, tapos hindi naman sinabi sa driver, o paano na kami, sinong pagbibintangan, di siyempre yung driver, baka sabihin, pinag-interesan ng driver, samantalang, ang lahat ng driver ng Grab ay honest yan. So, sana, ingatan nyo mga gamit nyo. Para naman, hindi tayo maabala lahat. At saka, yun, iwasan natin ano. Kapagbintangan yung driver kasi nakakaawa din naman yung mga driver. Lalong-lalo na ako. Siyempre, may pamilya ako. Ang isipin agad na ng pasahero, driver agad ng kumuha. Siyempre, nakakasama ng loob naman yun. Ako, marami nang naiwan dito sa sakyan. Pero, lahat na ibalik ko yun. So, ang hindi lang siguro maibabalik, yung hindi ko nakita, dahil minsan, may pagbaba ng pasahero, may sumakay agad, hindi natin alam kung sinong kumuha. Siyempre minsan hindi naman natin na-check agad. Kaya nga shoutout doon sa mga Grab driver na hindi nag-check ng sasakyan pag may bumabang pasahero. Lagi nating i-check. Kaso nga lang minsan hindi na natin na-check dahil yung drop-off mo, ando na rin yung booking. Yung bagong booking. So sasakay na rin agad sila, hindi mo na ma-check minsan. Saka nga pala, hindi kami makakabiyahe hanggat iniimbestigahan yung ano, yung mga nawala dito sa sasakyan. Nakabos yung ano namin, job namin. Ay paano naman kami, may pamilya na umaasa sa amin para mabuhay. Ay paano kung hindi kami makabiyahe sa isang araw, di kawawa naman yung may pamilya. Lalo na may mga anak, di ba? Kasi pag ganyang may ganyang kaso at may naiwan dito tapos titext si pasahero nung kay Grab, iimbestigahan yun. Habang iniimbestigahan, hindi kami pwedeng bumiyahe. O paano naman kami? So talagang ano, talagang abala. Tsaka so sana
ingatan natin yung mga mahalagang gamit natin. Tsaka bago naman kayo bumaba, tinatanong namin, oh, ma'am, sir, baka may naiwan po kayo, eh, para hindi na po tayo mabala. Pare-pareho. So, dapat bago kayo bumaba, tingnan nyo kung anong naiwan, tingnan nyo kung anong nawawala sa inyo, tapos sabihin sa driver para hanapin. So ganun na lang. Kasi minsan dyan sa likod nagaharot-harotan pa kayo, tapos pala may nalaglag na, tapos kinabukasan tatawag kay Vibe, kay Grab, yun, nakapos na agad yung job na pag ganun yung kaso. So hindi ko naman saan ilalahat, pero malimit na nangyayari. Tulad kaninang maga, ito nga yung dadaling ko dun sa ano, sa may-ari ngayon, noong Relax. So pagbukas ko ng Grab apps ko, nakapos na kasi meron daw nawalang gamit dito sa sakyan ko na nalaglag. So ngayon dali-dali ako pumunta dun sa sakyan, inaanap ko dun. Nakita ko sa ilalim ng bangko. Buti na lang nasa ilalim ng bangko. Hindi doon naiwan sa ibabaw. Kasi kung sa ibabaw talaga at meron agad sumakay na another booking, hindi mo masasabi na hindi mawawala eh. Kasi nandoon na sa ibabaw, pwedeng bulsa na agad 'yon, pwedeng hindi sabihin sa driver na merong naiwan. Meron naman pasahero na mabait na siya, sir, may naiwan po dito, baka po kailangan to, yun eh, ibibigay sa amin. Mga ganun pangyayari ba? Kaya ang hirap din ang kalagay ng mga driver. Siyempre unang-una yun, lagi ang pagbibintangan, kahit hindi naman talaga sila ang kumuha. Siyempre inaano nila, responsibilidad namin kasi kami ang driver. So yun nga, pagtingin ko nandoon sa ilalim ng ng bangko, nahulog kasi may butas doon. So yun, buti na lang nahulog at ako rin na nakakita. Siguro kung hindi rin ako nakakita noon, siyempre alam niyo na, siguro ako yung pagbibintangan nila na ako yung kumuha. Sasabihin pinag-interesan ko pa, di ba? Nakakasama ng loob lang. Pero at least ngayon, ako yung nakakuha. Kaya pasalamat pa rin ako na ako yung nakakuha. At hindi na ako pag-isipan na masama. Right, mga kawilis, dito na ako ngayon sa bahay nung may-ari nung Relax na nahulog dito sa sakyan. Dito na ako. Doorbell yata eh. Ay, text ko na lang muna. Ayan. Ayan mga ka-wheels. Shout out nga pala kay ma'am. Naibalik ko na yung kanyang Relax. Thank you, sir. Okay na, sir. Okay. Thank you, ma'am. Salamat po. Maraming salamat. Pa-subscribe na lang po kay sir. Palakihin po natin yung channel niya. Thank you. Wow.